Hello everybody guys, it's me Teke again. So today we're gonna do another video, but before that guys, please subscribe on my channel and click the notification button para every time mag-upload ako ng video, mananotify kayo. So without further ado guys, let's start. So yun na nga guys, yung ikikwento ko ngayon ay tungkol dun sa pusa ko na naglayas at tumakas noong November 23, 1 a.m. onwards yun. So actually kasi nag-aayos na ako ng chiller namin. So mag-i-refill sana ako. Tapos bigla siyang tumakas. Ganun kasi yung pusa namin kapag gusto niyang tumakas, parang tsetsempo siya. Pag nakatalikod ka, bigla siyang tatalon dun sa may bintana ng tindahan. So madalas niyang ginagawa yon. Pero that time lang nang tumalon siya, nang tumakas siya. So halos 3 araw siyang hindi umuwi, bumalik sa bahay namin. Kaya nag-aalala kami na baka naman na-salvage or napag-tripan or napag-interesan, may dumampot sa kanya. Kasi magandang klase ng pusa siya. Pero hindi naman siya, lokal lang siya na pusa. Anak siya nung pusa, nung kapitbahay namin, na inampon lang din namin. So dahil doon kasi kahit papano naawa kami na ang tagal niyang nawala kasi nag-aalala rin kami na baka kung ano-ano na lang yung kinakain niya tapos wala siyang iniinom na tubig. And kasi bago siya umalis nun medyo parang may sipon-sipon pa siya kasi kapapacheck up ko lang din ng mga nakaraang buwan. So ngayon, mga ilang buwan din kasi siyang hindi nakakalabas ng bahay kaya siguro parang nasabik siya. Kaya yun, halos 3 araw siyang nawala. Ang kala nga namin talagang tuluyan na namin hindi makikita. Ang plano nga sana namin i-check yung CCTV dito sa may kanto ng street namin. Baka kasi nahagip siya ng CCTV at kung nakita doon kung saan siya pumunta. O kung sino man yung dumampot sa kanya o kung sino man yung nag-interes. Ayun nga. So sobrang nakakalungkot yun. At kinakabahan kami. Sinubukan ko ipahanap siya sa mga aso ko. Pero kasi yung itsura ng aso ko, parang hindi naman siya nalulungkot at kinakabahan. Hindi naman siya nababahala. Kaya sabi ko, babalik din yon. So ang ginawa namin, nung umalis siya noong November, A few moments later. So nung umalis siya noong November 23, 1 a.m. onwards, sabi ko, babalik din yan kinaumagahan. Kasi ganun madalas yung ginagawa niya. Kapag tumatakas siya, bumabalik rin siya kinaumagahan. Once na magutom na siya, yan. Tapos wala na siyang makitang mga katulad niyang pusa. Kasi nga lalaki yung pusa namin eh. Tapos magtatatlong mag-aapat na taon na ata to sa amin, nakasama namin. Tapos madalas siya natutulog sa kwarto ko. Yan. So kaya parang roommate ko na rin siya. Kaya kapag wala siya doon, palagi namin hinahanap. Ano na rin siya, parang isa na rin siya sa pamilya namin. Yun. So, yun nga. Umalis siya. Tapos, sabi ko, babalik din yan kinaumagahan. Hanggang sa umabot na yung, kasi nung umalis siya dati, 10 hours siyang umalis. 10 hours siyang nasa labas, tapos, nakabalik rin siya after 10 hours. So kaya sabi ko, hayaan na lang natin, baka babalik din yan. Hindi aabutin ng 24 hours ng isang araw, babalik din yan. Kaso lumipas na yung 24 hours, tapos mahigit na. So nag-aalala na kami na baka kung saan na siya napunta. Yun. So hanggang sa sabi ko, hindi, babalik din yan. So talagang we just hold on. No? Pero yung mga kasama ko sa bahay, nagpapanik na sila. Baka sabi nila, baka itinapon o niligaw o dinala sa ibang lugar. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi minsan, kapag tumatakas siya, palagi naming alam o naalala, ngingiyaw siya ng malakas. Malakas na malakas. O kaya minsan naman, may kaaway siya. So kaya hindi kami nag-aalala na sabi namin, nandyan lang sa paligid yun. Yun nga. So sobrang kinabahan kami nung hindi na siya bumalik ng mga isang araw mahigit. Tapos Wednesday, kahapon lang siya bumalik ng gabi. Pagkasilip ko sa may bintana ng tindahan namin, biglang sulpot naman ang ulo niya galing sa may kaliwa ng tindahan namin. So yun, doon ko nalaman na
yun, maayos naman siya. Yun nga lang, madumi siya, maalikabok, sobra. Ayan. So, kaya ngayon, pinaliguan ko siya. And, sobrang saya namin nung nakabalik na siya. Ito siya, guys. Oh. Ayan. Naglilinis na siya. Sobrang dumi niyan kanina eh. Kahapon pala, ayan. So, kanina ko na siya pinaliguan. Natulog kami, tabi na naman kami ulit sa kwarto ko. Ayan. So, kahit pa paano, malinis na siya. Pag napagod yan kasi, maglinis. Natutulog na yan. Ganyan. Hindi ko siya masyadong pinupunasan ng tuyong-tuyo talaga. Ayan. So, pagka napagod yan, ganyan na yan. Magpapahinga na. So, kaya yun. So, kaya ngayon, iniingatan na namin. Kasi, ito pang isang pinag-aalala ko. Binili ko pa naman siya ng wheatgrass na may Lazada. Yung buto ng wheatgrass, yung damo. Na, kasi wheatgrass kasi maraming fiber yon. Madalas kasi, nung wala kaming wheatgrass, ang kinakain niya yung walis tambo namin nakabitin dito sa may hallway. So, ang kala niya kasi damo yun. Italahib yun eh. Eh hindi, tsaka matigas na yun, hindi yun makakain. Tapos minsan kapag kaano, masamain dyan niya, sinusukan niya. So kaya binili ko siya ng wheatgrass para pang detoxify ng tiyan niya kapag hindi maganda yung timpla ng tiyan niya. Yun yung pwede niya kainin. So ngayon, medyo malaki na rin kasi yung wheatgrass na binili ko. Tumubo na rin. Simula nung tumakas siya, yun, biglang umusbong na yung mga wheatgrass ko. Pero ngayon, malaki-laki na yung wheatgrass ko, kaya nakakatuwa dahil nakabalik na rin siya, and mapapakinabangan na rin yung wheatgrass na binili ko. A few moments later. Guys, ito na yung wheatgrass na binili ko. Ayan na siya. So, malaki na yung mga tubo niya. Ayan o. So, marami yung nilagay na buto, pero mangilan-ilan lang din yung umusbong. Yung iba, hindi natuluyang umusbong. Parang yung iba kasi parang patay na bin. Parang medyo may mali kasi akong ginawa kaya hindi umusbong yung iba eh. Kasi meron akong pinag-eksperimentuhan. Una, ginawa ko, binabad ko muna sa tubig yung ibang buto. Tapos pangalawa, nag-prepare ako ng paso na to. Tapos yung ibang buto naman, nilagay ko rito. May binabad ako, tapos may nilagay ako. So yung nasa lupa, mabilis siyang tumubo. Pero yung mga nandun sa tubig nun, matagal bago umusbong, mabagal. Tapos yung iba parang naluto lang sa tubig, lumambot, nasira, namatay yung mga binhi. So ngayon, yung ibang umusbong dun sa tubig, nilagay ko rito. Hinati ko, actually dalawa tong paso na to. So hinati ko yung ibang binhi nandun sa isang paso na maliit. So eto na siya ngayon. Damo lang yan guys, so wheatgrass. Yan. So marami kasing fiber tong wheatgrass na to. So maganda to para ma-detoxify yung mga toxins nila sa tiyan. Kahit ano, kahit sa pusa o kaya sa hayop, pwede yan. So, yan. Medyo na naiinosente pa yung pusa namin. Hindi niya pa masyadong alam tong wheatgrass. Kasi walang wheatgrass ditong tumutubo sa lugar namin. So, natural. Sa mga ano to tumutubo, sa mga gubat-gubat, ganyan. Sa mga bakuran na may malulusog na na lupa. So, tsaka sa malalamig na lugar yan, tumutubo yung wheatgrass. So, hindi niya pa kinakain, hindi niya pa natitikman. Kasi nga, medyo bata pa yung mga usbong nito. Bata pa yan, medyo yellow-green pa yan. Mukha lang siyang kulay green dito, pero yellow-green pa yan. Saka, hindi pa masyadong makapal yung lapad ng dahon niya. Pag lumapad dyan, yan, makikita mo na yung pinaka-itsura na damo talaga siya. Yan, hindi pa kasi malapad. So yan, at least ngayon, mapapakinabangan niya na itong binili ko sa Lazada. Ay, natulog. Ibabalik ko na doon, guys. A few moments later. Ayun, guys, balik tayo doon sa kinikwento ko kanina. Yun nga, so nung hindi nga bumalik yung pusa namin dito sa bahay noon agad, nung lumipas na isang araw, dahil nga sobrang, depressed ako dahil hindi siya bumalik. Actually, iniyakan ko pa nga yan. Kasi nga, nakakalungkot kasi nawalan kami ng isang miyembro ng pamilya na rin namin. Kasi yan, so, hindi muna ako natulog nun sa kwarto ko. Kasi kapag natutulog ako dun, pagising ko sa umaga nun, mabigat yung pakiramdam ko. Parang nangihinayang ako ng sobra. Kasi ang laki na rin ang ginastos namin sa pusa namin eh. Kapag may sakit yan, tapos kailangan ng vitamins, binibili namin yan. Kaya sobrang na depressed ako doon.
So kaya ngayon, nung nakita ko siya, bigla ko siya dinumput. Talagang sobrang na-miss ko siya, grabe. Ayun. So kahit papaano, medyo nakahinga na kami ng maluwag na safe naman pala siya. Ayan. So siguro kasi ng babae yan, kasi nga lalaki siya. Tapos kasi matagal siya hindi nakalabas nga ng bahay, baka naganap siya ng mga babae. So yan, hindi pa kasi nakakapon yan. So ganun. Kaya nakakatuwa, safe siya, maayos. Pinaliguan ko na siya pero basa pa kasi. Tsaka medyo ano, kailangan pa ulit ng isang ligo. Kaya hindi ko kasi muna siya pinaliguan bago siya tumakas. Kasi nga, kagagaling lang niya sa ano, sa sakit. May lagnat at sipon nga daw kasi siya. So binilhan ko nga siya ng gamot. Kaso yung antibacterial na gamot na pinapainom ko sa kanya, yung cephalexin, dahil kasi parang matapang yun, nilalaway niya. Yun. Pag pinainom mo sa kanya, parang kala mo nalason kasi lumalabas yung laway sa bunganga. Yun, nilalaway niya yun. So kahit pa paano, nakakainom naman siya and gumanda na rin naman yung pakiramdam niya. Ayan. Meanwhile, shout out bago ako magtapos si Miss Sunshine Agnes, Miss Jeneline Suiza, tapos happy birthday na rin kay Kunying kasi birthday niya ng isang araw. So yun, God bless, stay safe and good luck. Don't forget to click subscribe on my channel Teki Diaries and also to my Instagram and Twitter account. Nandyan lahat sa mga item description sa baba. Click nyo na lang yung link para ma-redirect agad kayo ng mga link. Mas madali nyong mahanap. Okay? So yun lang guys. Good luck and bye-bye. Stay safe.